Good morning guys, of course, probing nga pala ng RF Online Play Park. So ito yung isang mabilis na content lang with regards sa ano ba yung mga items na maaring tumaas, maaring bumagsak ngayon upcoming patch. Isang mabilis, again, isang mabilis, tapos na tayo sa sobrang bilis. Hindi, ito na. Of course, sa upcoming patch may new items, the 75 items. And of course, alam naman natin kung paano tumatakbo ang RF Online. Paunahan sa items, weapons, of course, hindi mawawala yan. So make sure na magtabi kayo ng maraming kintaliks. Ayan, yung 5.4 na yan, pagpasok ng mga 75 items, especially weapons, tataas at tataas pa yan. So might as well hoard as much as possible ng mga items like kins. And bakit nga ba? Kasi meron tayong option, no, aside sa pag normal upgrade, meron tayong bagong update with regards sa dalawang normal na plus 5, you can convert it into a plus 3 intense weapon. So kung may dalawa kang level 70 na plus 5 patron na normal, pagka kinumbay mo siya, magiging intense siya na plus 3. So automatically, makakagawa ka ng intense. Now, tataas din ang percentage ng crafting ng rare B. So it means na bababa ang presyo ng mga rare B items like the 70. Might as well na wag muna kayong bumili. Wait for the upcoming patch. Wait at least like 2 to 3 weeks. Tignan mo kung babagsak ang presyo. Next stop dito, of course, is yung mga normal weapons. Last week, I was able to bag 50M each ng mga FT na normal. Now, look at the pricing. Dahil alam nila may upcoming patch, it's already like around 100. Times 2 na yung presyo dito ng mga normal FT with the good slots. Ako, nakuha ko lang siya ng 50M, no? Now, it's already 100M each. Pero, as of now, kung gusto nyo bumagsak yung presyo, huwag nyo bilhin. Wait up until lumabas yung mga intense na magkakalat-kalat. Rumekta na kayo sa intense. Kasi yung sinasabi ko is pagpasok ng upcoming patch, babagsak ang presyo ng mga patron, FT, intense. Basta lahat, almost lahat ng patron intense babagsak. Mas pumapantay siya sa presyo siguro ng mga patron axe. Bakit? Kasi mababuff yung axe, mababuff yung mace. Okay? So marami ng options sa mga tao kung ano yung pagpipilian. Next would be isa pa, tandaan nyo, aside sa kintalik, of course, tataas din ng favor talik. Bakit? Siyempre, may bagong weapon, may bago din armor. So kailangan rin natin mag-upgrade ng armor. So most likely 5.5 to 6.5 ang aasahan natin for the next patch. Pero maari pang tumaas ito, like around 8 to 9 million. Depende yan sa takbo or sa demand mismo. And depende rin yan kung makakapag-farm ba yung mga kanya-kanyang race or respective races nyo. Diba? Pero isa pa dyan, lagi nyo rin tatandaan, wag muna, okay? Wag muna kayo bumili ng mga bumili na pala kayo. Sorry. Bumili na kayo kung may mga mura na like 1.5 per M. Kasi tataas yan. Bakit? Kasi crafting. Alam naman natin sa crafting, ang daming kailangan. Like, kung susumahin mo, kung isang palo ata, abuti nga ng 100 plus M, I don't know. Pero magde-demand, or I mean, tataas ang demand ng mga CP. So farmers, make sure to farm. Don't sell it up until like after 2 weeks ng patch. Kasi that's the time meron ng magka-craft. And most likely, it's time for you guys to sell those racial currency, Decena, Dalant, and CP. So ayan, business nyo sa inyo yan, no? So yun lang yung mga isang mabilis na idea. Again, tataas ang presyo ng kins, magtataas ang presyo ng favor, depende yan sa demands, of course. Tataas ang presyo ng mga normal FTs, or mean, normal patrons with good slots. Babagsak ang presyo ng mga intense patron items. Okay? So, kung bumagsak ang intense patron items na mga presyuhan, maari namang tumaas ang mga presyo, or magstay pa rin naman ang mga presyo ng mga rare D na items, like yung rare D armor na nagkalat, no? So, isa yan sa mga pinaka kailangan nyo kuhain. And kung didikit naman ang presyo, might as well go for the rare D na. So, yun, isang mabilis lang, make sure na mag-like and subscribe kayo, okay? Kita-kits.